Yan, okay. Good morning mga ka-Ride Technology. Ito na naman po ang inyong professor. At ay dumayo na po tayo ng mga farm. So, ini-interview po ng aming kasama si Tatay. Ito po ay sa isang area po sa General Trijas sa may Pasong Kawayan. So, isang napakagandang teknolohiya na ipapakita ko sa inyo. Napakalaga pang irigasyon sa teknolohiyang ito. Ito po ay pagtatanim ng mga leafy vegetable. Yan, meron tayong sili. Sili po yan, ha? Yan, talbos ng sili para sa tinola. Nandiyan po yung iba-ibang klase ng kamote. Yan, kamote. Yan. Yan, makikita nyo mga kamoteng green. Kamoteng pula. Napakadami. O, yan. Sabi ni Tatay, mga almost 1,000 yung kanyang area. 1,200 square meter. Pero marami pang iba-ibang pitak. So, napansin ko po dito ay puro talbos. Kaya nga sabi sa metal, meron pong pera. May talbos ng kamote, may talbos ng kamoteng kahoy. Ang target talaga namin dito is yung saluyot na technology nila. Pero nakakita kaming sili at kamote, alugbati, alam na natin yan. Ngayon yung sili, babalikan natin yun. Yung mga technology nila, makikita natin dito yung ratuning. Tingnan natin kung yung binubunot nila. At puro parang ano eh, after rice o talagang devoted dito sa ganitong technology. Pasabog tanim. Yan, malalaman natin kung gaano yung ini-invest ni na Tatay at kinikita sa ganitong teknolohiya. So, irrigation, may tubig. Ayan po yung kamote, oh. Pulang-pula, ang dami. Yan, yung mga talbos na binibili nyo dyan sa parte ng Cavite, General Trijas, Tansa, Naik. Nakakarating pa raw sila sa Divisoria, sa mga bagsakan dito sa Kadiwa, nako. Pati po dito sa parte ng Indang. O, ito sa Luyot po ito. Tuwag dyan, dito. Ayan, nalaglag kasi yung aking ano, buton na dala. Welcome to my vlog, MC. Ayan. So may gabi din sila. Ayan. Tingnan natin yung technology. Punta tayo doon. Tingnan natin yung ginagawa nila. Naka-plot. Tapos yung fertilizer application, tanungin natin si Tatay. Ay. So dito continuous po yung kanilang harvest. Kasi nagpa-practice sila nung tinatawag na ratuning or yung second harvest. So pag kinat mo kasi yung sili, ito raw po ay siling demonyo. Yan. Yan po, siling demonyo. Nakat na po ito. Yan, kung makikita nyo po, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito na buto. Nag-harvest na po sila. Tapos, patutubuin uli. Yung mga malalaki, tingnan natin, ito hindi na naka-plot eh. Yung iba naka-plot. So almost 75 to 1 meter yung kanilang plot, yung haba. Tingnan natin kung gaano kahaba. Depende naman po yan sa ano area. Pero kung makikita nyo, may drainage na i-irrigate. Yan o. Ito yung na-harvest na nila. Tapos yung tubig, ayan o. Diyan yung tubig. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. May 8. Iba-iba po, tumpok-tumpok. Yan. So, ayan yung sili po. Ikakat nila yan, tapos tutubo uli. So, ganito pala yung technology. Malaki ang kita. Dahil continuous po yung kanilang harvest. Yan, may saluyot din. Alugbati, ito alugbati. Yan. So, ito si Tatay. Ilang beses po kayo nag-apply na? Formal, yung pagka-malaki ka lang na
Once lang makita nyo lang po. So, pag nakita nyo na po yung sa isang bawa o ilan, lahat aagayan. Anong kadalasan tayo na peste? Uod? Ano ba po? Sa silis, sa silit tayo, hindi ka nakakita ng mga aphids, yung mga kuto o whitefly meron din. Dito naman prebaton. Prebaton ang gamit niya. Lakas ang prebaton, di ba? Oo, insecticide. Kay sino may influensya sa inyong mag-apply ng Selecron? Kayo lang po ba? Saan nabibili tayo sa mga agri-supply na dito? Magkano po bili niyo dati? At 380. Ang CPMD, di ba namimigay ng NIM? Mga organic. Mga NIM na. Mga NIM. Registered. Tay, paano yung Ito yung kanila ditong community. Tulong-tulong sila dito. Pag tayo pagkasabo, pagkabigay. Yes. Pagka yung matutuyo lang lupa, matutuyo. Mga ilang araw po yun po? Ang puro sa kunang araw po siya. Sa isang linggo? Isang pasikulin mo rin. Oo. Pag ganito ang mga buwan? Eh, ito, linggo-linggo. Tag-araw. Patubig, ayun. Irrigation. Ano to? Saan ba rin ang tubig nito? Indang. Sa Indang. Sa Indang pa pala. Itong layo, ano? Once a week or depende. Depende sa sikat na. As needed. Ako lang makakita na sulat. Okay lang yan. Binebenta ni tatay sa middleman. Middleman. Pero usually, saan lugar? Divisoria? Kadiwa? Pasay? Kadiwa, nakakapagdala kayo? Mura dyan. Mura sa Kadiwa? Kaya hindi niyo po kayo. Magkano? Pagkadiwa. Walang namamakyaw na halimbawa idadali sa palingke ng tansa, Indang, kuntag palingke. Kaya sa Pasay nyo binabagsak. Divisoria, nakakarating kaya yan? Hindi na. Yung ako sa Pasay, sa Divisoria, balintawak, ang bagsakan ninyo ng wholesale sa Pasay. 20, kalahating kilo. Di sa ganitong pitak, ilan ang kinikita nyo, Tay? Yung mga estimate lang. Doon sa 1-2 style, ilan yung kinikita nyo doon? Hindi naman, hindi. Kasi kilo po eh. Kahit ilang, alam, dalawang pitak. Oo. Mga magkano mga dalawang pitak na ganyan? Nasa 3,000. 3,000. Tay. Isang harvest. Sa kalahating buwan bago i-harvest. 3,000. Okay na. Tay, doon sa 1-2 square meter na yun. Isa't kalahating buwan. Tatlong pitak. Isa, dalawa, tatlo. 7,000? Uy, nasa 7,000! December lang yun. Tapos ang isang sumunod po, ano na, magkano na po? Every month yun. Hindi eh. Conform sa haba ng buwan. Ilang buwan nga? One and... Time. Isang buwan kalahati. May pangalawang harvest pa? Isa pala ang kita. Magkano naman ang sa 3,000 na.